Hello, what's up, guys? Welcome back to Good Book Production. I'm your boy, Plan Motif, giving us another video reaction video. And this time, we're talking about Pangal Pistolero versus Mot, Matira Mayaman, dito nga pala sa PSP Entertainment. At ako muli ay nagbabalik pagkatapos ng almost 3 linggo, mag-isang buwan na rin. Sa totoo lang, hindi ko pa gusto mag-react dahil ang dami pa rin akong inaasikaso. Pero ayoko namang isipin ninyo na nakakalimutan ko kayo. So, ginawa ko na to. At subukan kong gawin lahat ng mga reaction ngayong araw na to para makapagpahinga ulit ako at magawa ko yung mga dapat kong gawin. Ganun pa man, maraming salamat sa mga nandito pa nakaantabay, nakaabang at nakasubscribe, you know, at walang sawang sumusuporta. Kung bago lang kayo rito sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. At sana huwag kayong mahiya na nasabihan yung mga kaibigan ninyo na panoorin ako at i-share yung channel natin. Nang sagun na dumami pa tayo. At kung nami-miss nyo ako, balay mo, makatulong din ako sa iba at magustuhan yung reaction na ganito. Hindi ko inatake, mapaborito ninyong artist. Nandito lang tayo para mag-react, mag-enjoy. Parang nagre-react lang tayo. Nang-okray lang dito ng mga artist, if ever, you know? At the same time, nag-enjoy lang tayo manood. Entertainment lang to in the sake of entertainment. Ganun pa man kung may sabi man ako hindi maganda, kayo na bahala magpasensya. Pero bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California. I'm an OG at the same time. I'm a master hypnotherapist. I'm an adult master practitioner. I'm an applied psychologist. Gawin natin ito, guys, para makarami tayo. Huwag nyo kalimutan na tapusin yung video, mag-subscribe na rin kayo at i-share nyo. Sinasabi ko palagi. At ganun pa man, guys, let's get to it. Pangal sa Pangal Pistolero versus Mot Matira Mayaman. Let's go. Kung may masabi man ako hindi maganda, kayo na bahala magpasensya. Let's do it. You're not a fucking friend! Fucking! Sa pangin! Sa pangin! Ako sa pangin, kakasaka pa pag nagsabayan. Ako sa pangin, may karakas sa talastasan. Ako sa pangin, kada tapas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas na mga naatasan at taas-taasan? Meron kang pusod ng kampiyon at utong ng talunan. Pang ina mo, balik sa akin ang panalo. Rumispeto ka sa People's Champion. Betting, betting, one makes betting. Betting, betting, are you feeling lucky? Support. So, nagtataka ako na minsan nagalala ako, dami nagagalit sa akin. Guys, I'm nobody. Okay, dapat magalit sa akin, guys. Huwag kayo magalit sa akin. Ito po na kailangan po natin na ibibigay po ng ahon mahirap para po. Tumutulong po talaga sila sa tao. Sama-sama tayo ahon. Ahon mahirap. Sabay-sabay tayo ahon sa hirap. Ahon mahirap. Ahon. Coliseum, Matira Mayaman, huling laban ng gabi, bago tayo mag-start, you know the rule! Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors, PSP Gym, Toad Manila, Fubu International, Ahon Mahirap, Tokyo Grill, 1xBet, 1530 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Villainware, Aputure, Fortuny Advertising. Ginoo, sa aking kanan, magpakilala ka! Pistolier! Pumayat si Pistolero, ah. Nagkakaroon siya ng shade sa jawline niya. Tapos, naging maganda yung arms niya. Yeah, maganda. Hindi awkward yung pagsuot niya ng ano, ng t-shirt niya. Usually kasi awkward tingnan eh. Pero ngayon, kakaroon siya. Nagda-diet si Pistolero. Mukhang in love si Pistolero. Hey! At Ginoo, sa aking kaliwa, kahit kilala ka na nila, magpakilala ka! Hey, what's up, Mark? Nga pala. Nanalo ng coin toss si Pistolero. Pinili niyang mauna si Mot Matira Mayaman. Pangil sa pangil sa parana! Shoutout nga pala kay Phoebus. Yo!
sa lahat. Salamat sa mga napadayo pa sa amin. Sa mga kapwa Kabiteño, makakaasa kayo sa akin. Na manalo o matalo, papakita ko pa rin na hindi tayo iyakin. Pero kung bakit nga nga ba Bineto? Di lang yung basta palabas na dramahan. Bilang dayo, inisip niya yung galit ng Cebuano, baka sa dahas pamadaan o sa labas mapaabang. Nataranta lang talaga't baka mabas nga na naman. Kaya nga siya hasbula na Russian malamang. Russian hasbula. Pero pumayag na ako mag-advance sa kabila ng mga invento mo na rules. Kapalit ng dagdag bayad, gagawin ng mas secure. Imbis na luto, let him cook na yung mga komentong a-assure. Di na ako magtitipid sa apoy kahit nagtaas ng presyo yung gasol. Teka. Magandang intro pero nagli-layout pa lang siya ng entrance niya kasi wala pang tumatama kay Pistolero. Eh. Magandang intro yun para sa akin pero pakiramdam ko nagsayang siya doon ng minuto. Kailangan inatake niya na agad si Pistolero. Tuloy natin. Pero tingnan natin baka may reference siya doon na gagamitin para atake kay Pistolero. Tingnan natin. Pero kay Boss pinanatuan yung mga bungad ko natira. Samantalang sa lapad ng kalaban ko ngayon, ba't parang di ko nakikita? Sa Cavite ba naman ginanap ni Pibus, di representante yung bibida. At gaya ng lumang pangalan ng Imus, nakalimutan na yung bisita. Pistol here! Bisita. Kahit una sa lahat, wala ka naman dapat, nagkamali lang ng dikta. Nung inalo ka ng PSP ni Pibus, gusto na lang sabihin mag-gym ka. Kasi ang taba mo na, brother. Pero ironic na agad yung angle. Paano ko hahanapan ng butas tong pistol kung wala namang muscle? Kasi tignan mo naman, napunta na sa batok lahat ng balat mo sa leeg. Maganda rin yung angulo ni Mota kasi ginamit niya mismo yung pistol tas yung muscle kasi yung sa pinakadulo ng pistol merong butas kung saan nilalagay yung silencer. Pag naglalaro kayo ng Call of Duty, meron yung mga parang upgrade. Tapos malalaman mo na yung mga parts ng mga barrel na yun. Tuloy natin. Mamaya, habang bumabanat, pwede nyong i-check lalo pag nakatagilid. Sa likod, dalawang taba yung magkapatong parang may extra siyang bibig. Kaya pala rinig kahit di mo na itodo. Sipin mo, pag tumatangu-tangu ka, yan yung nagsasalita ng oo. Kasi bukod sa battle rap, ginawang buhay katakawan. Nagkabunganga kabilaan. Yan, pwede ka nang tutukan ng boom mic kaliwat kanan. Sa pagkain ng saga, di na nagawang mahinto. Kahit nangangain na ng kwintas, yung taba sa balat na impok. Diyan niya raw naaalalang kampiyon siya kasi nakakagat sa ginto, champion bars. Oo, kampiyon, kumugan at isa buhay, dalawang tournament na panalunan. Pero saglit, ikukwento ko lang din kung paano niya yung nakamit sa panggugulang. Una sa sunugan, si Kayram yung sinet para maka-advance ng mabilis, humiling na tong madupang na makipagpasahan ng sulat, magmukhang magaling lang sa batuhan. Siyempre ikaw yung mas ahead kaya napilitan ng patulan. Yun na nga yung binisto ni Castillo kung saan galit kang napuruhan. Sa isa buhay ran mong di rin great, puro easy stage tsaka baguhan. Sunod si Poison dun sa blackout, sa halip na magsalpukan. Binigay yung kampyonato hating kapatid sa balatuhan. Pero nabatid ko rin na utang lang yun upang yung panalo mo sa round 1 ng matira mayaman, siya naman yung maghatid, yun ang pabalik na kasunduan. Kaya wala akong bilib sa mga tropeyo mo o belt, yan ay hindi makatat. Magandang storytelling nung ginawa ni Mot, pero everything is all about tawag dito assumption . At yung assumption wala tayong makukuha doon. Maliban sana kung yung meron akong narinig o sabi ni ganito o kaya naman nahuli ko sila. Yun talaga walang assumption pero yung idea lang na magkaroon at the same time kung sakaling
magtulong-tulong yung mga rapper na magsulat-sulat, sulatan sila. Tapos ikaw lang mag-isang, I'll be good. Okay lang sa akin yung kahit magsulat-sulat pa silang lahat. Kung ako lalapag sa panga sa pangla, flip top, magsulat tayo lahat ng 3GS laban sa akin. Okay pa sa akin yun. Kasi makikita mo yung caliber mo. Dapat ka maging proud kung pinagtutulungan ka. Kasi doon mo makikita kung gano'ng kabigat. Yung katumbas mo hindi pang isang tao, kundi pang isang kupunan. O, lugi ka kasi tinitignan mo yung negativity na yun. Kasi, for example, bilang ako, bilang isang reactionist, marami akong haters talaga. At yung bawat haters na yun talaga, araw-araw, binabash ako, mapa FB, mapa page, mapa YouTube, every single time na meron silang sinisilip na maliit na pagkakamali o butas at pinapalaki nila. Very, ginagawa nilang extreme yun. Tapos ginagamit na lang yung pagkakamali na yun o yung parang sita nila sa akin o parang panlalait nila sa akin bilang isang malaking halimbawa ng kapasidad ng pag-iisip ko. Diba? Pero hindi naman nila ako kilala. Diba? Pwede nila ako laitin sa aking kasuotan, paano ko manamit, paano ko magsalita. Pero nililimitahan lang nila yung idea nila na yun lang ba talaga yung kaya nyong sabihin para lang sabihin na wala akong alam sa mundong to. Base doon sa idea na nakita niyo sa akin. Ganun lang yun, guys, eh. Pero at the end of the day, everything is just walang kwenta. You know, kailangan mo talagang tingnan sa idea na kaya nga meron, di ba, merong always yin and yang, negative at positive, you know. Parang pag tinignan mo siya in negative way, pinagtutulungan ako, victim mindset yun kagad. Pero pag sinabi mo na, pinagtutulungan ako, pero wala pa rin kayong kwenta, positive mindset kagad yun. Kasi yung impact ng positibo ang laki din, eh. Diba? Yung mentalidad na paggamit mo ng negatibo ang naaapektuhan lang noon yung mga negatibo rin na tao. Yung mga tao na merong kapasidad na mag-isip ng negatibo, yun lang yung tao na pwede kang bigyan ng simpatya o pwede kang bigyan ng empathy. Pero yung tao na positibo, lahat ng mga tao na ma-pride, yung may alpha na status sa iyo mapupunta. So ngayon, iisip ka, sino ba yung gusto mong makuhang supporters? Yung mga tao na alpha o yung mga tao na beta? Beta yung mga mababang uri, mga talunan, di ba? Doon ka na sa mga alpha, happy ako, pinagtutulungan ako, pagtulungan nyo ako, I'm the best. So lahat ng mga tao na yung ganun din ang kapasidad, pupunta doon sa ano mo, sa lugar mo. Diba? Doon sa hanay mo, pupunta sa grupo mo, sa kupunan mo, sa'yo talaga pupunta at susuporta. Bakit? Kasi ganun yung mentalidad mo. At yung frequency ng mental mo, nakukuha mo sila. Kasi magkakapares kayo ng mentalidad. Tuloy natin, guys. Tarungan. Pag yung kalaban, alam niyang pwedeng humigit, didikit yan kalaunan. Mag-iisip siya ng ideyang basta di siya yung gipit sa sangayunan. Ikaw lang yung kilala kong walang leeg na takot magkatinik sa lalamunan. O ano, traitor na ba ako? Porkit binisto tong hayop? Pwes ako'y di natatakot. Kung tingin mong tinira kita patalikod, edi magrebat ka na lang din gamit yung bibig mo sa batok. Okay yung ginawa ni Mot, pero I feel like there's something missing. Wala siyang mahanap na masyadong angulo kay Pistolero. Nadrag siya na 1 minute or something doon sa kay Phoebus, tapos nagbigay siya ng komento, nagbigay din siya ng storya, tapos ngayon physically inasar niya, physical niya sa batok, fat. Pag-gym, other than that, wala pa akong nakita na talagang matibay na tumatak na pwede mo talagang i-ano. Pero hindi ibig sabihin na walang laban yung pinagsabi ni Mota. May laban pa rin yun, especially kung magkakalat lang si Pistolero dito. Base sa dati niyang, sa huling laban ni Pistol, parang nagkalat lang siya. Pero who knows, maybe nag-prepare siya rito. Tingnan natin, guys. Lahat ng pagiging kampiyon ko, Pandaraya, sinasabi nitong bobo. Ang tanong, nung nag-champion ako, bakit kinonggrats mo ko? Kinangina mo? Tinitira mo pa si Phoebus? Ang dami-daming sinasabi nito. May pa 13-13-0 ka pa, si Phoebus lang pala babadibag sa'yo, putang ina ka. Okay. Nagre-reklamo yung mga fans mo ng laban mo, tapos wala kang ibang ginawa kundi gumanon ganon. Alam nyo, tawag doon, pusod ng kampiyon. Gago talaga si Pistol. Ang dami na pupuna, putang ina.
Puso niya kampiyon. Doon talagang nabasag na si, ano, si Mot, inasar-asar lang siya ni Pistolero, which is, may hook point naman, sinabi niya, nakaka-brainwash din yun, nakakadala din yung sinabi niya na si Phoebus ng palababadibag sa'yo. So parang nakakonvince na kagad yun, na parang, nga, no. And at the same time, you know, ganto ka lang ng ganun, so parang puso na kampiyon. So ganun, nabasag na kagad yung in-establish ni Mot na energy, you know. Kasi nagbigay siya kagad ng atmosphere na mabigat eh. Puta mo tako, di ba? 13-0 at yung atmosphere na ibibigay ko sa inyo ngayon, mabigat, very dense. Pero biglang binastos-bastos ka lang ng pistolero. So yung atmosphere na ginawa mo na wala lang. Yung genjutsu na ginawa mo. Tama muna tayo, bisit. Gago talaga to si pisto. Tuloy natin guys, sorry. Nakakaawa, ginawa siyang bata. Kahit si Mota tatawa, kahit ako na tatawa, puto bisit. Anong ganun? Alam nyo tawag doon? Pusog ng kampiyon. Puta kaya lang yan. Tatawa sa'yo. Nakakaawa, ginawa siyang bata. Halatang kinakabahan. Pagtapos kamut-kamutin kanyang tiyan, suso niya naman kanyang pinaglaruan. At dahil sa body language mo na yan, aming napag-alaman na meron kang pusog ng kampiyon at utong ng talunan. Tangina mo. Pupinakin ang to. Sa video ang humble, ginagawa mo pa kaming tanga. Kunwari ka pang ayaw mong manalo tapos nandito ka na. Pansin nyo ba? Tangina, nung binawi ni Boss po yung panalo, yung smile niya naging frown. Nag-walk out, umupo sa sulok pagtapos siyang pagmukhaing clown. Lakas maka Kendrick, yung humble biglang napasit down. Mother Wangel. Diba? Kasi technically Boss po si J Block yung panalo, tama? Pwes eto ang tanong. Ba't nung si Aklas nag-back out, si Shay Rumek na semis, ba't nung si J Block nag-back out, nandito ka ngayon? Dahil yung sayang yung chance na ma-promote yung album at makuha yung simpatya ng tao? Dahil technically lamang ka pa rin sa mga boto ng hurado? Well, mapa-album ano battle, wala kang napanindigan dun gago. Huling-huli ka sa akto, ikaw mismo umaayaw nung kinasahan ka ng panalo. Man, kaya paano mo nagawang marap dito kung sa sarili mo mismo hindi mo deserve yung pagsampa? Tinanggap mo pa rin kahit di nakatanggap-tanggap yung mga nabitawan niyang pa siya. Naiintindihan kita sa kabilang banda, kinikita natin dito, di lang barya. Tsaka di pwede matapakan yung pride mo pare, marami ka pang kailangan sa kanya. Nasa bulsa niya lahat ng needs, wants, pati yung magagamit mong weapon. Kaya nga di nang ilang sinubita kay Damulag, nasa likod niya si Doraemon man. Bars, putang ina, nausukan si Mot. Ay. Pero, nung laban niya kay J Block, panalo talaga si Mot dun. I'm not gonna lie, panalo si Mot dun. Maganda yung ginawa ni Mot dun. But, first round, nakuha na ni Pistolero. Siguro, nagpapainit pa si Mot eh. Napahinga din kasi si Mot, di siya masyadong bumabattle. Amin nyo na, syempre, diba? Mga artist ngayon, may kanya-kanya ng buhay din masyado. But other than that, man, sinagasaan ni Pistolero. Simo, tuloy natin. Tulugan nyo ako! Nasa likod niya si Doraemon. Di na wala sinubita kay Damulag. Nasa likod niya si Doraemon. Nandito ka, gago. PSP namin, pangil sa pangil. Yung sayo para sa papasok. Ending, siya naman nagbenta ng ticket. Ilang daan dyan sa Euromecta at nag-PM. Home court advantage, sobrang obvious na kayang-kaya mong gamitin. In short, pinapasok ako sa hawla mo para magiling sa iyong ngipin. Pero lahat lang ng mga tinaim mo sa Cebu ang siyang napili mong kainin. Gusto mo i-promote yung album mo? Paano makukumbinse yung mga addict na sincere yung lyrics ng album mo? Kung sila di makakain, nalulunok mo yan ang buo. Paano mo makukumbinsi yung mga tulak na tumigil at magbanat ng buto kung ikaw mismo nagbebenta ng hindi mo gusto, tangina mo? Nagmamalasakit ba ka mo? Tisayad, Saito, Batas, Apex at iba pa? 83% ng kalaban addict na parang personal niyang kilala? Tapos may pa-album-album ka pang nalalaman, tangina ka? Eh kahit hindi mo i-release yan, ang dami mo nang kinanta. Tangina. Pansin niyo yung mga inikot na angel? Cebu, J Block, Bito, album, pati yung pagpapakahumble, tsaka pag-upo sa Gedli.
Nadamay pa yung PSP, pati si Boss Ping naka-steady. Well, sadya akong pinakain lahat ng ine-expect mong angle. Regalo ko sa iyo yung besi. Tropa kita, ayokong masayang yung mga rebat mong naka-ready. Kaya sige, balik! Lapit! Ilabas mo, gigil mo kap. Siguraduhin mo lang na di ikaw yung tatapak sa sarili mong trap. Sa first round, nakuha na ni Pistolero yung first round yun. No doubt, napaganda ng ginawa ni Pistolero. Very premature lang kasi may personals doon na dapat nilagay niya sa third round. Parang pang-ending yata yung ginawa ni Pistolero doon. Pero siguro meron pa siyang ibang mabigat na banat sa first, second, and third round. But, you know, who knows? Mot is mot, di ba? Meron lagi siyang, hindi mo talaga mahusgan si Mot sa first round dahil meron lagi siyang dala na very anticipated, you know? Hindi mo ma-anticipate talaga. So, tingnan natin sa first round, bibigay ko na kay Pistolero. Obvious naman yun. Tuloy natin. Yo! Dinamay pa yung laban namin ni Jay Black. Halatang ignorant. Oo, sa Cebu, puro di pagsang-ayon yung narinig yung chant. Pero paglabas ng video, mga battle rap fans mismo, nagbalik sa akin ang panalo. Rumispeto ka sa people's champ. Kaya kung kaya angulo mo pa yan, talagang nakakaumay. Yan ay bunga lang ng selos at inggit at ang nagsisilbing patunay. Mas naging maingay pa yung round 1 ko sa tournament kesa sa mga kapyunatong nakamit masasunugan at isa buhay. Tapos nagbenta daw ako ng ticket. Tangina, may isip ba to? Una sa lahat, kung di kami nagbenta ng ticket, wala silang ipang TTF sa'yo. Kasi real talk, ayoko na sana mag-advance, sabi ko sa post. At yung salita ko, ayokong kinakain. Pero naalala ko, nung round 1, nagre-reklamo kang mas malaki yung binayad nila sa akin. Magpasalamat ka na lang bilang kaibigan, tinupad ko ang iyong hangarin. Pumayag na akong mag-advance kapalit ng kasunduan gawing pantay yung TF natin. Kwento ko lang. Napadpad kami sa tondo. Dinalo... Nagpersonalan na sila kagagutan. Ay, tangay na niya. Tuloy. Kung namin tulong minsan, kung saan dinala kami sa ugbo, puta binida niya agad yung mga solid na kainan. Di mo to pwede itanggi. Di ba para ka nahirinan? Kasi habang naglalakad kami, puta, tinawag siyang Steel One. Sumimangot, natigilan. Siyempre, public figure yung gusto neto. Dami pa namang tao, tsaka hilera din yung pwesto. Kaya naglakad-lakad ulit kami. Nang bigla na namang may tumabi. Papicture, Bostolero! Real talk! Sa sarili mong lugar para kang pinagtripan. Bostolero ang puta, payag ka nun. Will not play wordplay ka ng fan? Pero seryoso, nadama ko yung ines sa nagkiski sa niyang ngipin. Biglang sumama yung tingin, parang nagdilim yung paligid. Sa battle rap, lakas mang asar. Sheesh! Galing pa mag-filler, pero pikunin lang sa fan. Daig niya pa bitter, kasi gusto na manapak. Manakit na yung trip niya sa gigil. Doon na nakilalang Pistolero ka nga. Dumidiin yung grip pag na-trigger. Ano sa bars, putang ina, dumidiin yung grip pag na-trigger. Yung grip yung pinakahawak eh. You know, yung pagpisil. Pag na-trigger ka naman, yung parang is word yun sa psychology din, yung may tinatawag na trigger, yung parang natitrigger sila sa isang salita, sa idea, sa sitwasyon. Tapos na-hype na agad yung trauma nila or something, di ba? Parang ayaw nila o very ano sila dun sa ganong klase ng idea o mga words. Tuloy natin. Sabihin mo, at least may bayag, papalag, pwes supot pa rin to. Kasi kahit magpakita kakasa o kahit matrigger ka pa, di ka pa rin putok sa inyo. Bukod sa amoy. Alam mo kung saan ka paputok? Sa pagbebenta mo ng sex toys galing China to Pinas. Kaya anong Pistolero, baka dildulero, malamang yung edits mo, Pinas. Astahang alam mo kung sino, pero yung karakter neto, dilikas. Seller ng dildo, tsaka pampalibog, halatang peke yung tigas. Pero Nax, artista na si Peace. Sa batang Quiapo na pa-extra. Okay. Puro reaction, walang speech, parang pipitong punyeta. Ano kala mo, astig, tsaka big break mo na repa?
Eh kung wala ka namang script, anong papel mo sa eksena? Mas lalaitin mo si Luxuria na sa respeto pinangalan ng Jambalaya para lang ipahiya. At least doon nag-rap siya sa gitna. Tangin ang to kung makapagsalita. Alam mo talaga yung eksena niya may salita. Huwag mo na kasi piliting isiksik yung sarili mo sa scene na hindi kaya dalhin. Di yung pag may kasama kang mahilig mag-adlib, pinag-iisipan mong sipsep at mapapil. Mastapit, huwag ka naman din kasi magmagaling. Ang masakit, sa kabila ng pagiging tondogang represent at saka feeling na kartel, may bit-bit kang ang barel, pero walang nakaipit na lapel. Sa pangasar ko lang pinarating, pero sa pakiramdam niya mabigat. Kilalang freestyler pero sa actingan siya'y mahina on the spot. Kaya yung susunod mong scene, aabangan naming lahat. Kung talagang magaling ka magbalik, dun ka sa TV magrebat. Go! Maganda yung pinakita ni Mot dun ha. Maganda yung mga may punches siya dun na tumatak din ha. Yung trigger, magandang idea din yun. Tapos yung inasar-asar lang siya. Well, ganoon naman eh. Minsan may mga tao talaga na kahit meron na silang pangalan sa YouTube, sa internet, pag umuwi sila sa kanila, normal na tao lang talaga sila. At yung mga taga sa kanila, hindi mo naman din talaga pwede patuloy. Dahil mga taga sa kanila, yung mga kababata, mga doon na lumaki, kilala sila. So parang hindi mo naman pwedeng, So may point din yun. Pero yung kung paano minanipulate ni Mot yung idea na yun para i-present sa ating lahat na isa yung negatibo para sa katauhan ni Pistolero, eh mahusay na pagkakagawa. Kasi sa isang battle rap naman talaga, pagalingan mag-convince talaga eh. Paano mo ba gagamitin yung istorya na to at babaguhin yung naratibo para i-deliver siya ng mayroong kasamaan, di ba? Even though yung tao, for example, ang tao mabuti, pero merong mga action siya na parang sa iba, pwedeng gawan ng kwento. Oh, mabait yan, kaya namimigayan, ganito yung intention niyan. Oh, kaya yan nagsasalita ng ganyan, dahil gusto niya ganito. Oh, si Plan, nagre-react yan kasi gusto lang magpapansin, gusto lang magpasikat, gusto lang sumikat sa YouTube, dumami subscribe. May mga ganun, di ba? So, may mga ganun talaga guys eh. Yung, kung paano nila dinideliver yung naratibo para sa'yo, ikaw naman yung tao na a-absorb nun at magkikilates kung ano ba yung naratibo na yun? Negative ba? Positibo ba? So, tingnan natin gagawin ni Pistolero. Wala daw tayong script, sabi nung Bano. Di mo ba alam na kinabisado namin yung pinaka-importanteng tango? Pag nag-uusap sila kidlat, nakaganyan lang kami, oh. Okay na ngayon naman, tagal namin kinabisado nun. Man, real talk. Ako naman magre-real talk, putangin naman. 2 months ago, nag-PM to sa amin. Sa GC namin nila kay Ram. Sasali daw siya ng gang kasi uso. Sali na din daw kami para sure ball. Basta ako, ya, sasali ako kahit yung yung mukha ni Mat, parang wala. Ginawa ko ba natin kami sure ni Mat? Kami sure ni Mat din po kayo. Parang hindi siya agree. Sasali daw siya ng gang kasi uso. Sali na din daw kami. Puta ka na. Sabi naman ito na yun. Meron ba ako nalang ganun? Parang wala naman. Nagagat ito si Pistolero. Gawa-gawa ka ito na naman. Puta ka na, Bizet. May para sure ball. Basta ako, ya, sasali ako kahit yung asawa ko tumutol. Putangin na mo ngayon ka ba nagagaganyan? Yung mga gumanap na gusto na ng tahimik na buhay utol. Ano yun? Mula pa 2024, buhay mo dito na ginugol. Hinawakan mo ang dasma hanggang sa nasubbo. Tunay na ninong ng anak ni Jojo at ni Undo. Nakipagsabayan sa mga hamon, umantong man sa patayan. Putang ina yun. Buhay na gangasan nina. Siya nga pala sa hukmala. Putang ina yun. Putang ina yun. Gago talaga to si Pistol. Ay, na, hukmalahap yun ah. Siya nga sa hukmalahap. Putang ina yun. Tuloy natin. Tunay na ninong ng anak ni Jojo at ni Undok. Buhay ng gangster guys. Nakipagsabayan sa mga hamon, umantong man sa patayan. Meek and chill yun ay tindahan ng lahatan ng bantayan. Tangina mo! Tangina to! May paganyang-ganyang pang nalalaman. Pero nung nahinuha niya na kami magkalaban, bigla-bigla ako iniwasan. Diba? Naalala mo, PSP sa Subic? Sabay-sabay tayo lumabas.
Sobrang ilang mo sa akin, kinakausap mo ko pa atras. Kami naman nag-uusap-usap tayo sa Vitkin ng ina ka. Natapos conversation natin, nasa parking ka na. Matawa rin siya, oh. Ano yan? Pampalabas ng gigil, hugot angas laban sa akin. Nag-iipong ka ng init, pare, tara, gasolinahan pa natin. Wala akong planong apulahin ang iyong desire. Pistol here, motherfucker, I fight fire with fire. Takina. Ganyan siya bumatil, tol. Damay na pati pakikisama. Yung battle rap naging rat race dahil lang sa dinadaga ka. Pwede kang sumaksak, tumadyak, o sumapak man lang sana. Alam mong asintado yung pistol, pinili mo pang dumistansya. Diba? Ano ba iniiwasan mo? Bars. Na may masabi ako ditong bagay na di dapat malaman ng lahat? Para sa ampa, Tomas, matagal ka nang nagkakalat. Tangina nung ahon nga, pinilit mong ibaliktad yung may sayad bato. Sa bato may daya. Kaso nagkulang ng letra at palpag sa pagtahi. Kaya nakipagbaliktaran na lang siya kay Salome Salvi. Kaso di pa rin yun yung sword sa mali. Dinaan sa pakulo para yung palakpakan ay mahakot. Pero yung nawawalang letra, di nagpakita at yun yung nakakasulasok. Dahil yun ay simpleng pag-ami na dinaan lang sa pag-amo. Kaya yung nawawalang di, dun kay Salome pinasok. Oh, putang inang yan. Shit. I'm sorry guys, but this is the first loss of Mott, man. I'm not gonna lie. Pinaunang talo ni Mott kay Pistol. Na usukan si Mott. Putang ina. I can't believe it. Di ako makapaniwala guys. Puking ina yun. Shit guys, natalo si Mott. Sinagasaan siya ni Pistol. Tanga, inang yan. Daw pa makapaniwala. Putang inang yan. Anyari kay Mott, huwag na siya magpapahinga. Mott, kung narinig mo ako, never, huwag ka na magpapahinga. Please. Lumabang ka na ulit ng lumaban. Kailangan niyang bumalik. Putang inang yan. Natalo si Mott. Putang, hindi ako makapaniwala, guys. Fuck. Posible yun. Putang inang yan. Hindi ako makapaniwala. Putang inang yan. Natalo si Mott. First and second round. Paano nangyari? Putang ina. Putang inang yan. Hindi ako makapaniwala. Paano nangyari yun? Putang ina talaga. Wala. Putang ina. Hindi ako makapaniwala sa ganito. Pistolero, makakatalo kay Mott. I mean, magaling talaga si Pistol eh. Black horse din kasi to ng 3GS eh. Number one talaga, magaling talaga sa 3GS, si ano talaga, si Romano eh. Pwede kong ilagay si Romano sa number one eh. Kasi maganda yung mga, ano niya eh. Putang natalo si Mott, guys. Hindi ko alam pa paano pa yan. Kahit merong influence yung standing. Kasi nakaka-influence talaga yung malinis na record ni Mott eh. Parang hindi mo siya pwedeng ipatalo talaga eh. Hahanapan nyo talaga ng ano. Pero this time guys, it's too much. I doubt. First and second round guys. Ano na pistol si Mott. Alam mo asintado yung pistolero. Ba't ka pa umatas? Magaling po. Pinasok pa yung di, paano niya pa nahanap yung sasayad kasi may dalawang di, diba? Pinasok kay Salo. Wow, pakahusay, putang ina yan. Di ako makapaniwala, guys. Natalo si Mott sa first and second round, putang ina yan. Kailangan ni Mott ng miracle dito. Kung manalo man siya, guys, para sa akin, I'm... You know, guys, ako honest lang talaga, guys. Honest lang talaga ako base sa pagsuri ko, but this time around, man, talo si Mott. I can't believe it. Putang ina, man. Imposible. Hindi ako makapaniwala na talo si Mott. Putang ina nga yan. Hindi ako makapaniwala, puta. King ina. Hindi ako makapaniwala, putang ina. Ba ginagawa ni Mott sa buhay niya? Napahinga ng mahaba, ng matagal si Mott. Putang ina, tuloy natin. Here! Diba?
Dapat pinatatoo mo na lang, putang ina mo. Putang ina. Nagbabanggit. Di ako maka-move on, guys. Natalo si Mo sa first and second round. Putang ina. Believable. Putang ina. Paano nangyari yun? Man, you will never know. You can never know, man. Minsan talaga, guys, game is a game. Minsan matatalo ka, minsan mananalo ka. But this time, man. Smart niya si Mot. Puta, pakahusay, no? Dalawang punchline na nagbaon kay Mot dun, ah. Nilibing si Mot dun, ah. Putang, hindi ako makapaniwala. All this time, palaging panalo si Mot. Dito lang pala siya malalaglag sa, PSP. Putang, too much. Ang pangalan ng pornstar para yung linya magkatira? O baka para makatira? Kunwari, para lang sa punchline, pero yung mensahe kumikilya. Nagpaulan pa ng simili ang puta, gusto lang pala maglabas ng simili. Putang ina yan, parang ginamit niyang salita at yung words at pinamot niya si Salome, si Salvi, para if ever makakita, magkaroon siya ng chance. Ganun yung pinapalabas ng naratibo ni Pistolero. Napakahusay na storytelling. Ang galing nag-manipulate ng information ni Pistolero. Napakahusay. Very detailed. Tangina, basag si Mot. Shit. Kahit hindi naman totoo, pero yung agenda na buo sa pag-iisip ng mga tao, base sa pag-explain ni Pistolero, binuo yung mismong istorya at yung imahe sa pag-iisip ng mga tao na may ganun talagang agenda si Mot. Napakahusay na pagkaagawa ni Pistolero. Guys, masterclass yan, putang ina. Napistol tayong lahat doon, ah. Sapul si Mot sa ulo. Putang ina, sinamaan si Pistol. Ay, si Mot. Bumatay talaga. Guys, panoorin nyo nang 10 beses to, guys. Maintindihan nyo sinasabi ko. Nabaral sa ulo si Mot. Kaya na siya, kasi mo siya dito. I mean, Mot is my favorite, man. Paborito ko rin to si Mot, guys, eh. Pero hindi siya ligtas sa pang-o-cry natin, guys. Ako nga hindi ligtas sa panglalait ng mga commentators ko, eh. But, hindi rin ligtas si Mot sa guys. Kahit paborito pa natin si Mot, guys. Napistol siya doon. Napal siya. I love you, Mot, pero this time, fucking Pistolero got you, dude. Tari natin, guys. Napapasandal ka na sa sikat? Wag mo na kasi pilipin. Ba't di mo na lang aminin na hindi na ikaw yung dating Mot? Bars! Ayun mo na sa dating Mot. Bars! Hindi na ikaw yung dating Mot. Bars! Putang ina. Ayan, napahinga nga si Mot. Putang ina. Bumalik na siya mag-rap-rap. Mot, kung naririnig mo ako, pakiusap, bumalik ka na. Tigilan muna kung ano ginagawa mo ngayon. Mag-seryoso ka na dyan sa karir mo. Kasi, ayan ang pinaka-wake-up call si Pistolero. Putang ina. Kalmado na at tila na wala na din yung yabang at di maikakailang na Sinabi ko nga nung nag-react yung laban ni Pistolero nakaraan, nagkalat lang siya, eh. Kasi nga, busy pala siya. Nag-aartista na rin pala. Sinusundan na yung mga yapak ni Android, di ba? Kaya karapatan yun, eh. Na mag-pursige kayo, humanap kayo ng iba't ibang klase ng angulo. Ng mga sideline ninyo para kumita kayo ng pera. Hindi masama yun, eh. 'Di ba? Marami na lang lahat kay Kuya Android na nag-artista lang tayo. Ginagawa na ng mga artist ngayon, which is kailangan ninyo. Kailangan niyo suportahan yung sarili niyo, pamilya ninyo. Especially yung reputasyon ninyo. Mapunta kayo diyan, resume niyo pa rin 'yun. Nakapag-perform kayo, nasa pelikula kayo, nasa IMDb kayo. Tuloy natin. Hihiya ka na rin magbaliktaran mula sa ito sayad hanggang umabot sa sagpangan. Bumalik lang si Mot pero hindi yung inaasahan. Bars! Puta, tangina, kumisa. Bumalik si Mot pero hindi na shit, man. Tangina na reinforce niya na yung lahat ng mga pagkakamali ni Mot. Parang sinasabi niya, kahit bumalik na ngayon, hindi na ikaw yung dating Mot. Yun nga sinasabi ko. Nasilip siya ni Pistolero dito. At yun, pinagsamantalahan niya ni Pistolero, yung kahinaan ni Mot ngayon. Di kasi nag-iisip niya si Mot, eh. Na-busy siya, di ba? So ngayon, yung nilalait natin ngayon at yung pinupunan natin, hindi ito yung Mot na original. Ito yung Mot na pahinga. Kaya, ganun talaga, guys, eh.
pang decent route na na-speech si Sayag, alam mong ikaw yung hihilata. Nakita kang walang fanbase sa Cebu. Nakita siyang demotivated nung wala siyang fanbase sa Bisaya. Ulit. Kung may isang decent round pa na na-speech si Sayag, alam mong ikaw yung hihilata. Nakita kang demotivated nung wala kang fanbase sa Bisaya kasi ikaw yung young kid na crowd favorite pero parang di na yata. Ganyan talaga, wala nang favoritism kapag hindi ka na bata. Aware si Boss P sa issue, kaya nga nandito tayo eh. Baka sakaling bumalik yung gigil pag may kababayang umalalay. Battle sa inyong hometown. Ay, putang napili- ina, bars na naman yun. Reinforcement na naman ni Pistolero. Kaya nga pinalaban dito sa Cavite para bumalik yung sarili, yung dati mong sigla. Yung init mo, yung gigil mo, yung gutom mo sa pagbabattle. At ako yung ginamit, sabi ni Pistolero. Ako yung sacrificial lamb. Inyong kadamay, squatting inyong babayang umalalay. Battle sa inyong hometown, ako pa napili inyong kadamay. Squatting inyong bita, parang di na kayo nasanay, na kaya kong maging komportable kahit hindi ko to bahay. Bars din yun ha, kasi squatting kahit saan sila nakatira eh. Tulugan nyo lang, for ilang years, 3GS at CGL lang yung nag-ingay. Na alarma ka lang at iyong napagtanto na yung eksena ay denominate ng train at squatting at naging home along Dariles yung tagpo. Pahusay kang artist, maganda music, karerang maayos ang takbo, pero hindi mo naturuta, Thomas, magstay ka sa tracks mo. Wala na second round panalo si Pistolero. First and second round Pistolero nabaril sa ulo si Mot. Yan, siguro naka-apekto sa kanyang laban niya doon kay J-Block. Kasi dahil sa laban niya kay J-Block, parang nawalan siya ng gana kasi mahuhusgahan siya na parang, oh. So parang gusto niya magpabaya para kahit paano magkaroon ng danyos. Pero dapat di mo ginagawa yun mo. Meron kang reputasyon na pinangangalagaan. Kailangan mo talaga na asikasuhin yun, magseryoso ka. Kailangan mo magalit. Ikaw dapat ang lagi mong target mo, yung pinaka the best. Kung may 13-0 ka ngayon sa round mo na to, pag tinapat ka kay Tipsy D, you're done. Sa flip top, ang pinaka magaling si Tipsy D. No question ask, hindi si Luni, hindi kahit sino man. Tipsy D pinaka magaling. Hindi rin si Balakid, si Tipsy D ang pinaka magaling. Hindi rin si Sak, si Tipsy D. You know, I will bet that kahit kanino, si Tipsy D pinaka magaling. Man, sa flip top 'yan. Di talaga matatalo. Every single time, ewan ko pa paano lang siya. May natalo siya ni Sinyo yata or something. O natalo siya ng somebody. But after ng mga natalo niya, he crafted his shit. 100 times better. Lahat ng laban ni Tipsy D, walang pabaya talaga. 100%. Best lines every single time. Si Luni nga, sumikat lang yan dahil laban niya si Gap eh. Sa tingin nyo, makakapalag ba si Luni pag tinapat siya kay Batas? Di pinagmumura lang siya, magmumuka siya nung basang sisyo, di ba? Pero nakalaban ni Batas si Fuego. Pinakita doon kung gaano kagaling din si Fuego. Diba? Eh kung nakalaban ni Luni si Target, umpisa pa lang. Kaya nagkaroon, nag-shine si Luni dahil kalaban niya si Gap eh. Di ba? Na outclass niya si Gap at yung idea na yon ng unang niyang laban ang nagbigay sa kanya ng fame. Yun yung pinakaano talaga doon. Pero kung nakalaban niya si Delo, si Target, si Batas, basag si Luni, umpisa pa lang. Makikita kung gaano siya kaano doon. Diba? Pero I'm not taking away anything from Luni. Luni is great. Magaling talaga si Luni. Pero base sa caliber ng bigat, at yung kagandahan ng creativity, I will be honest, Tipsy D is beyond, you know. Napakahusay ni Tipsy D. Muntik ko nga siyang matabunan dahil kay Sak. Si Sak talaga, yung mentality niya, unmatched. Hindi mo talaga pwedeng ano, pero dahil nagpabayaan din, di ba? Talagang kailangan mo talagang isustain, guys. I promise you. Kailangan niyong isustain yan. Mag-focus kayo. Ang target mo, Mot, maging pinakamagaling sa flip-top. Maging pinakamagaling, pinakamadahas, pinakamalupit. Aralin mo ng aralin. Gusto ko nga, ikaw pinakamagaling sa flip-top eh, si Mot. But with ganyan, dyan talaga na-expose si Mot. Tipsy D, hindi nagpabaya.
So I know Tipsy D will be the strongest flipped up MC. Hindi si Batas, hindi si Balaki, hindi rin si Luni, hindi. Si GL meron pang pag-asa din eh. Aside from that, si Luni, but dahil nga napapahinga na nga eh. Kasi nga, guys, may pamilya na rin si Luni. You know? And hindi yung katulad ni talagang si Tipsy talagang very intricate pag nagsusulat. And I love it. You know? Pag ganun talaga yung artist. May passion. Yung passion kasi action word yun eh. Passionate kasi ginagawa mo. No? Tuloy natin, guys. But this time, hindi ako makapaniwala na talo si ano. Si Mot. Man, I can't believe it. Merong chink sa armor ni Mot at doon na-expose siya. Game pa! Gising pa ba? Tangina! Humina na daw ako! Yun nga rin yung pansin ng mga tao. Sa gitna ng battle rap na may metang pabago-bago. Yung dating batang hindi mapigil, yung gutom daw biglang naglaho. Yun nga eh, nag-alis na ako ng gigil, ba't hindi pa rin matalo? Pansin nyo ba? Pinipilit niya na lang yung mga anggulong mahina. Pero ox lang. Kahit ang layo na ng mga tira, grabe ka talaga, Mr. Longbam. Oo, malahams ho yung pagka-bonjing di matinag. Pwede rin lesbiana na pinilit maging hip-hop. Sa grupong 3GS, ikaw lang yung tinatawag nilang hipag. Si Peace, please naman. Kahit magpaka-astig ka dyan o mag-artista man, wala talagang karisma hanggang charis ka lang. Kasi kung susuriin, walang swag. Kahit suotin mo pa lahat, anumang angas idaan, walang masculinity'ng ma-attach. Sobrang chubby, walang cuts, maputla yung kutis ng balat. Mukha kang bullying anak mayaman na di pinayagan magpatats. O, pag nambuli ang lakas, kasi sabi niya ng gubat, natakot sa akin mga champion nyo. Talagang ayaw niya tumahan. Hinamon pa si Akata para may hype na makuhaan. Sabay banat ng, ako'y kontento at masaya. Sinumbat niya dun sa laban. Bitch, please, isa kang bulaan. Kung kontento ka talaga, eh ano pang gusto mong patunayan? Pwes kahit magtanong ka sa lansangan, talagang di ka irerespeto dyan sa alias mong tangan-tangan. Kung sa lahat ng gunman, ikaw lang yung gustong uminit yung pangalan. Kaya pala, sali ng sali, kahit sa amat. Magandang analogy nyo na sa lahat ng gunman, ikaw lang yung gustong uminit ang pangalan. Kasi pag gunman ka, assassin ka, tahimik ka lang. Ayaw mong ipaalam kung sino ka. Pero dahil may gusto kang patunayan, may gusto kang fame, gusto mong matakot tatas ng tao sa'yo, o gusto mong i-celebrate yun, gusto mong i-glorify yung idea na putang na si ano, pistolero killer yan. Parang ganun. May mga ganun kasi mga killer. Kaya gusto nila yun. May mga tao rito sa Amerika na hindi naman sila yung serial killer, hindi naman sila yung pumatay, hindi naman sila yung ganito, pero inaako nila. Kasi yung idea na ikaw yung pinaka-the shit na criminal, tumatatak talaga yun. Maraming mga ganun dito sa Amerika eh. Gusto nilang, I wanna go down kasi wala akong silbi sa society. Parang sakit yun ng mga may sira yung utak din talaga eh. One time nung nag-study ako ng psychology, may mga tao na ganyan eh. Especially, marami yun sa Netflix. May mga may sakit sa utak talaga na gumagawa ng krimen o inaagaw nila yung krimen na hindi naman talaga nila ginawa. Kasi dahil wala silang purpose, hindi nila mahanap yung purpose nila sa buhay nila. So ang ginagawa nila, inaako nila yung mga krimen, tapos gusto nilang mag-go down para bumagsak, dala-dala yung fame na yun at maalala sa history. Kasi kung wala kang silbi, wala kang talino, wala, hindi ka rin successful, paano ba gusto mong maalala? Para hindi ka kalimutan ng tao. Tapos may mga pulis talaga na nakikita yung mga idea na yun. Ba't hindi mo naman kasalanan, ba't may naako? Kasi gusto mo lang sumikat. Gusto mo lang malagay sa ganito. Kasi wala silang purpose, guys eh. At iyon yung kalaban ng masculinity. Iyon yung kalaban ng mga kalalakihan. Yung mawalan tayo ng purpose. Tuloy natin. Sure league. Basta sa papuri lang ma-mention. Kahit puro rookie yung nakahain, pwes sikmurain mo tong lesson. Sa battle rap ka nagpakain, naging panulak mo attention. Grabe yung buto mo sa battle, inuhaw ka sa validation. At gamit istilong pangmamak, pagmumukain wak yung pagrarap ng kalaban niya. Na idadaan muna sa komedya para yung simpatsya mas mahatak pa. Mapapansin nyo yan madalas sa mga banat niya. May
Magdadagdag ng konting adlib pagramdam niyang pumapaliya hanggang sa magpapaliwanag ng mahaba kahit wala ng kinalaman pa. Pero the fact na puro ka the fact, talagang papaniwalaan ka. Ano, hindi? Hindi! Maganda rin yung sinabi ni Mota. Although magandang idea din yun kasi strategy pa rin yun. Pero yung ini-expose naman ni Mot yung technique, yung technicality sa ginagawa ni Pistolero para makuha niya sipat siya ng mga tao. Magandang pagsibig. React si Big Boy, kitang-kita sa mukha. Tawag yan, recoil, yung pistol na uga. At oo, magkaibigan, pero wala munang peace. Peace parang tawagan dito sa aming bayan. Sa gitna ng laban, walang peace. Peace, sinantabi yung kapayapaan. Oo, walang peace. Peace, kakainin ng buo, parang sakit mong katakawan. Ngayon nila mo nang malinis, kaya alam nyong wala ng peace. Peace, kapag simot na yung kalaban. Kaya mga hurado, take down notes at pakifinalize. Mas dekalibre aking round, sa huling linya i-analyze. Tinagdag ko siya ng butas, iba't ibang angulo sa kada lines. Kaya panis yung pistol ng tundo sa mot ng Cavite, ang simbolo ay Armalite. Sayang yun. Tignan natin yung third round ng Pistolero. Bonus na lang naman yun. Game! Pansin nyo ba kanina hindi nagre-rebat? Pakinggan nyo, maibig. Tropa ka to si Mot. Alam yan ang mga nakakakilala sa amin. Madalas niyang pinupuri yung round 3 ko kay Goryo. Lalo na daw yung huling palitan namin. Ang lakas ng round 3 mo doon, kuya! Wasak na wasak yung damdamin. And since na-appreciate mo, ipaparanas ko sa'yo. Total, hindi ka iba sa akin. Balik tayo sa nakaraan. Naalala mo pa ba si Apex? Eh si MJ. Hihi! Chinek ko lang, baka hindi na. Pero alam kong mapagmahal tong magulang at ama, so malabo nitong makalimutan yung kapamilya. Kayo, naaalala nyo pa? Logo ng kapamilya, pasok yung linya, ninakaw niya mga repa. Nakesyo, magkaiba lang daw ng konsepto, pero magkaiba yung pagletra, o baka naman ninakaw mo yung konsepto at nirecycle yung ideya. Teka! Teka! Alam natin na nanggaling yun sa Michael Joe versus Ultimate, tama? Lahat ng yan, alam na natin. Pero alam nyo ba na si Ultimate ay established MC ng Rap Lines? Liga kung saan siya mismo nanggaling. At hindi mo rin pwedeng sabihin na sa Titus yung naganap, paring Mot, paumanhin. Maraming tetestigo na yung sumasalang doon, kayo-kayo lang din. Ano, hindi mo napanood? Nakikita mo ba yung ads nun, Mot? Ganun ka kasinungaling. Nagka-problema na yung prangkisa ng kapamilya. Hindi ka pa din umaamin. Tangina mo. Tangina! Nagpapapaniwala kayo dito? E kilala nga itong nagnakaw ng vibrator na naka-on sa comment section. Yung maganda pa kayang linya na ni-recycle para safe kapag na-mention. Dinamay pa yung GMA at TV5 sa scheme. Akala nyo hindi ko gets yun. Kahit mag-iba-iba ka pa ng network, sobrang linaw ng connection. Paano nila nasutan? Premeditated rebuttals. Pinaikot niya si Apex na nasabi na daw yun ni Plasma. At ang ending, si Apex pa yung pinagmukha mong gaya-gaya. Eh kahit sa tibing kuba namin i-replay yung palabas mo, hindi gagana. Wala kaming napanood na kapamilya dun sa Plasma. Tibing kuba, Plasma, Pacquiao. Wala kaming... Ang husay dumipensa, napunta pa sa iba yung blame A. After that, lahat ng fame pasok sa kanyang nameplate. Yung mga analysts, tinutukan mga galaw niya at gameplay. Naging notable yung rookie nung naistilan yung MJ, motherfucker. Pistol, matagal na. Napaglipasan na yun ng taon. Well, that was your breakout performance, Thomas. Hindi lang yun basta ganun. Yun yung tipong best bars of the year. Ganon kaganda yun at malaking epekto ng linyang ninakaw mo sa kung nasan ka ngayon. Tangina ko, tutusin, ang dami ng bumoses, nagbulag-bulagan lang kayo. Baliktaran ni Notorious, vibrator sa comment section, bars react ni Lalip, choke-choke ni Shernan, syempre yung kapamilya, asong ulo ni Romano, extra Diyos ni Sayad, Miss Columbia ni Sak,
12-month scheme ni Rapido kay Lil Sisa. Yung karir nitong singket dinaig pa yung Pinas sa China kasi nagbago yung sitwasyon ng dahil sa siyam na linya. Pinas-China, 9-dash line, siyam na linya, ginigera na kita, nakatanga ka pa, putang ina ka. Ngayon ilakad natin pa atras yung mga paa nating malikot. Malinaw na ba sa lahat kung bakit ayaw niya na sa dating mood? Imbis na pahinog, yung idol nyo pahilaw. Tatlong ulit bumalik, tatlong ulit naligaw. Kasi ngayon ka palang nahiya, nag-mature, nagka-prinsipyo ang bitaw at ang kapalit nun pagbitaw ng Tanginang yan, totoo yung sinabi ni, ano rito, ni Pistolero. Grown-up version binigay niya. Kasi pag tumatanda tayo, nagmamature tayo eh. Nagkakaroon tayo ng disiplina, nagkakaroon tayo ng prinsipyo. Yung paniniwala natin tumitibay. Tapos yung nakaraan natin, wala tayong kahihiyan eh. Kung ano na ginagawa natin para sumikat, para mag-boom. Pero ngayon, nagmamature tayo, nakita natin yung mga pinagagawa natin nung unang panahon. At nang dahil doon, humihina tayo kasi nakita natin na kasalanan yung ginagawa natin dati pa. Napakahusay na pagbe-breakdown ni Pistolero. Napakahusay na. May guilt tripping si Pistolero dito. Na-guilt trip niya si Mot. Pakahusay na. Baril niya na naman si Mot doon. Anyway, bonus na lang naman yung third round. Pero na-guilty niya rito si Mot. Napakahusay. In-expose niya yung guilt ni Mot dito. Malik, tatlong ulit naligaw kasi ngayon ka palang nahiya, nag-mature, nagka-prinsipyo ang bitaw at ang kapalit nun paglitaw ng mahina na ikaw. Kaya nga pinakain ko na to nung round 1, di ba? Bilang paalala, kapatid, kung paano ka niligtas ng premeditated mong rebuttal sa mga nagtangkang kumalabit. Pero anong silbi kung mabalik mo man lahat ng mga nasabi kong masakit kung ang katotohanan, kaibigan, ikaw na yung nahihirapang magbalik. Tangina, legacy mo na lang yung legacy mo na lang naiwan ang dahilan kung bakit may sabik pa rin na tao. At legacy mo rin ang dahilan kung bakit may mga huradong hirap na hirap kang ipatalo. Pero yung mga performance mo, sapat ng patunay sa tunay mong anyo sa entablado. Ikaw ang kusang nagbigay ng hustisya sa sarili mo, sinarado ko lang yung kaso. Mismo, binuutong event na to para sa'yo. Alam mo yan. Kung bakit tayo nandito at kung bakit sila nandyan, kung bakit hindi pa rin ina-upload yung laban ko kay Poison, ang lupit ng paraan, para pagkatalo ko pa din kay J Black ang inyong matandaan. Tangina, anumang tulak at buhat ang gawin nila para iangat ka sa laylayan, pagbagsak ang kasunod ng paguntog mo sa hangganan. Binuo ako para dito, binuo ka lang ng palakpakan. Kaya kitang pataubin kahit marami kang sandalan. Ganon guys kung paano talunin si Mot. Yun putang ina masterclass yung ginawa doon ni Pistolero. Napakahusay. Big props doon. Marami tayong natutunan. Paggamit ng personals, pag background check, you know, pag analyze, pag research at pag nood talaga. At pag suri talaga. Yung ginawa ni Pistolero is, you know, talagang ano talaga yon, as in kumbaga blueprint ni Pistolero na ganoon talaga siya. Naalala ko yung laban niya kay Luxuria. Ganyan talaga si Pistolero, napakahusay. After niya matalo kay MSI, tumaas na yung karera talaga niya. So first and second round panalo na si Pistolero. Yung third round, panalo pa rin si Pistolero. Pero bonus na yun, guys. Hindi ko na kailangan pang i-double kill pa si Mot. Obvious naman na panalo si Pistolero. Pero magsisilbing aral yan kay Mot. I'm not taking away anything from Mot. I mean, magaling talaga si Mot. He's a favorite. He's one of my favorite. But I think this one is gonna be a wake-up call for him. And para talaga magtsaga siya. Hindi naman masama yun eh. Pangil sa pangil, Bacoor Coliseum, ang mananalo dito ay mag-a-advance sa semifinals kalaban si Lanzetta sa Davao City. Ang boto ng hurado, 5-2, panalo si Mot! I'm very disappointed. But nasa judge naman yan. Sino ba yung mga judge dyan? Si Mot disappointed din kasi
Sino ba ang judge dito? Ayoko nang malaman kung sino yung sa mga... Gigil. Sa mga nag... Ano guys, sumakit yung ulo ko. Bahala na sila dyan. Basta, pinanood ko na, sinuri na natin. Panalo dyan si Pistolero. That's it, point blank. Ganun pa man guys, kung nagustuhan niyo yung video na yun, kung may nasabi ako masakit, hindi maganda, kayo na bahala, magpasensya, buksan yung utak ninyo, hatiin nyo sa gitna. Ganun lang yun. Ganun pa man guys, maraming salamat. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao, nakapaligid sa nyo, at sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Bug Pro, bibigyan ko to ng 10 kasi napakaganda ng laban. Pistolero, 1, 2, 3 rounds. Peace out.